Hello, good morning, mga kalakwatsera. I am with my most trusted classmate from the University of Southern Philippines, batch 7778, section 1, Mabini Campus. Shirley, she is already 60 years old. She said first time niya dire sa Celestial Garden, doing the trek. Mga kalakwatsera, tingnan niyo, oh, skyline. View ng skyline. Okay. Check, let's move. We would like to welcome the Chinese Lunar Year embracing healthy lifestyle. Greet sila, she. Hello, good morning. Okay. Gi-challenge na mo ang amo mga kabatchmate to do trekking. Mag-exercise. And this activity, nabuhat na, nagawa na namin to ni Anne, ni Minerva, when we went to Mountain Province in Sagada. Kato mas extreme to, kasi ang, we climbed 3 mountains. Tapos, yung climbing namo was 5 hours. But we had a nurse with us. Yung anak ni Anne was with us to check our blood pressure, check our pulse rate. Kami, this time, alalayan ko si Shirley. I want to encourage her na ang, at alam ko kasi, devout naman nga Catholic si Shirley. Our faith in God is greater than our fear. So we will conquer our fear. Diba, Shea? Yes, of course. We surrender our life and well-being to Jesus Christ and to our beautiful Señor Santo Niño de Cebu. Mauna nga, we celebrate na mo karon, welcoming Chinese New Year, embracing a healthy lifestyle. Malapit na kami. Oh. So, malapit na kami. Okay. This is just the first phase sa trek namo. Okay, bye for now mga kalakwatsera. Ang Celestial Garden po is also a pilgrim site, particularly every Holy Week yung mga devotee, no, ng Vera Cruzes pumupunta dito dahil dito ang Station of the Cross, the 14th Station of the Cross. Kaya ito ay isang popular na pilgrim site, and this property was developed by Tanchan Industry. Karamihan ng mga barbels na ginamit dito ay galing sa amin because Mr. Tanchan and my fathers are compadre espiritual. Kaya yung mga libingan doon, yung mga mausoleum, we're using Romblon Marble product. At kami, ako, I have experience driving a truck in delivering marble here. Napakaganda ng view na to kasi it's very convenient to come here. It's more or less 5 kilometers from Cebu City. Ang you just perhaps trek for an hour. Hindi lahat sa nangyari sa Cebu na nasalanta ng super typhoon Odette. Not all bad things happened. Not all bad scenes was created because ito, sa nangyari nga sa sobrang lakas ng hangin, most of the trees that were planted here, who have been here for more than 20 years, were uprooted. Na natumba lahat yung mga kahoy. And as a result, nakikita nyo ng very clear ang skyline ng Cebu City. Not only the skyline of Cebu City, but you can see thoroughly now yung bridge ng Cebu Cordoba Link Expressway because it isn't covered by trees, by the huge and tall trees kasi nga natumba to ng malakas na hangin. Kaya maganda na yung view. Oto, tingnan nyo no. Wala na yung mga kahoy. At yung peak na yon, usually doon ako pumupunta, but I am with my friend Shirley. Dito na lang kami sa okay, ang tawag natin dito, viewing deck ng
Celestial Garden. These are all residences. Kita mo na, prior, before Super Typhoon Odette, hindi mo makikita yan kasi na-cover up yan ng malalaking mga kahoy. And those trees were toppled down by very strong wind. And that area there in the reclaim is being developed into a residence. May mga, ang sa pagkakaalam ko, may isang malaking company na nakabili ng mga areas for development. Ito, maraming dito, mga naglalagay ng mga camp, ng mga tent. And I just wish na maging responsable ang mga taong pumupunta. They don't throw their garbages. Look at those garbages. Ayan, no? Mga basura. They come here freely, but they throw their waste and garbages. It shows how undisciplined people coming over here. Tingnan nyo, mga basura na yan. Dapat maging responsable tayo. Kahit libre yung lugar, dapat ingatan ang environment. Don't throw your garbage anywhere. Bring home your garbages. Ayan ha. Oh, tingnan nyo yung mga garbages na yan. Libre na nga silang gamitin ang nature, pero sinisira din nila. Dahil pagalit ang nature, kaya nangyari nga sa Super Typhoon Odette, we have global warming. Ayun, tayo din ang, we are also the victim of our stupid ways. Sana ang mga pumupunta dito, maging responsable. Huwag itapon yung mga basura. Throw your garbages properly, or if not, bring home your garbages. Okay? Visit Celestial Garden. Kasi pag ano, Holy Week, maraming mga tao dito. Ano, no weekend, maraming pumupunta dito, nagka-camp out, naglalagay sila ng mga tent. Okay? Have a blessed day. The Celestial Garden is located in Banawa. It's easy. It's madaling puntahan. At the same time, maganda yung view. You can breathe freely. Hindi ka matakot na huminga, na hindi nakamask. Pero naman, please, wag naman itapon ang mga basura. Throw your garbage properly. Pangalagaan po natin ang ating environment. Okay? Thank you. At Cebu City skyline. Nang wala pa yung Super Typhoon Odette, hindi mo makikita ang skyline kasi these are all covered by tall trees. Kaya lang nga, yung mga kahoy ay nangatumba nga. Ito, nakikita mo ng Cebu City skyline. At saka yung ano? Yung bridge, oh, di ba? Sa Cebu Cordoba Link Expressway. Very clear na po siya. Makita na siya. Dahil hindi na siya nabablock ng mga malalaking kahoy. And ito yung bundok. Wala na yung mga kahoy. Natumba na yung mga kahoy. So very clear na siya. Yun. Ang building ng ano, SNC side. Ito naman, yung Cebu Cordoba Link Expressway. Ito naman, ang IT Park. Yan, at ang Ayala Business Center. Okay, napakagandang lugar na to. Mag-exercise, no? Kaya may mga terrain na ideal for early morning exercise. Oo. Marami lang talagang nangatumba ng mga kahoy. Kaya ang naging resulta, makikita mo na yung mga areas. Yung mga mountain view. Ito, yung daanan. Papuntang cemetery, Chinese cemetery. Just imagine, mga kalakwatsera. I used to drive a truck before para mag-deliver ng mga marbles.
Ito bundok to eh, wala tong daan. May mga daan para lang sa ano, truck, isang one lane lang ha ang dinadaanan. Ito yung mga ano, yung mga libingan. But most of the ano dito, mga mausoleum or tomb ay owned by the Chinese. Kasi nga the Tanchan are Chinese, no? Who hailed from Bugo. Became millionaire, hindi pa usong billionaire noon. Millionaire, multi-millionaire. And dahil si Papa ay taga-Norte din, magkakilala na sila. So ang nangyari, kumuha sila lahat ng mga barbel na ginamit for the installation of the tomb and saka yung mga mausoleum dito nang galing. Yan. Ito napakagandang area para trail, no? Parang trail siya papunta. Kasi inaakyat ko yung bundok na yan. Inaakyat ko. Kaya lang kasama ko si Shirley, mahihirapan siya. Every time I come here, I trek that mountain. Kasi maganda yung sa top ng bundok na yan, yung peak na yan, mas napakaganda ang view ng Cebu City skyline. Shirley and our cameraman and guide is joining us here. Mga kalakwat, sera, ito po yung ano, area na to na ginawa yung parang cemetery ni Mr. Tanchan. Karamihan ng mga tomb dito ay mga nangamatay na mga Chinese. Ito. At ang ginamit po nila ay mga tiger white na mga Romblon marble product. Ito yung tomb, yun naman sa taas, yun ang mausoleum. Yun sa taas na yun, yun ang mga mausoleum. Sumikat ang Celestial Garden mga late 80s, 90s, pero humina yung ang kanilang Celestial Garden kasi karamihan ng mga Cebuanos ayaw nang ilibing ang kanilang mga pamilya dito kasi una, nauso na ang cremation. Pangalawa, marami na yung parang mga, saan tawag na siya, murag ka ng compartment na lang, columbarium ba yan? Columbarium. O, columbarium, no? Doon na kasi mahirap puntahan to dito kasi bundok eh. Mahirap dalawin kaya wala na, marami ng mga bakante. At saka patay na po sina Mr. and Mrs. Tanchan. Iba nang nagmamahala ngayon, no? Wala na yung Tanchan Foundation. Ito, maraming mga bakante. Hindi na katulad noon na talagang maraming mga inililibing to ng mga insect. That is one thing na hindi na ayaw na ng mga ano yan, ng mga Cebuanos na dito ang ilibing ang mga mahal nila sa buhay. Kasi nga, malayo sa Cebu City. Malayo siya, mahirap ang sasakyan, lalo na kung umuulan, no? Mga season na umuulan, mahirap bisitahin ang mga mahal niya sa buhay. Okay, that's it. It just reminds me na, kasi ako talaga nag-deliver ng mga marbles dito eh. It's a good memory kasi it's a memory I have with my father. Kasi project to ng papa ko. So, it's so nice to go back to an experience, no? Kasi I am not so close to my father. Yun ang mga panahon na nagka-bonding talaga kami ni Papa nang sinasamahan ko siya sa pag-deliver ng mga marble. Thank you very much. Mga kalakot, Sarah, aren't you reminded kung anong ang inspiration ng building nito? Parang nasa Paris. Ito yung entrance. Doon sa labas where you can park the car. This is the main entrance of Celestial Garden. O si Shirley, busy sa pagpapicture at saka yung guide namin. Ito, tingnan mo. Wala nang mga kahoy na natumba ng mga kahoy. That's the chapel of the Celestial Garden. Wala na ang mga kahoy. Nangaputol na siya. So exposed na yung mga structures like that satellite, the chapel. O yan o. Very clear. Yan. Nangatumba ng mga kahoy. Wala na. Okay. Oops. Ganda, no? Ganda ng structure. So, visit kayo ng Celestial Garden.
puntahan yung Celestial Garden, especially malapit ng Holy Week, dito yung Vera Cruces Station of the Cross. Okay. Kaya iniimbitahan ko kayong lahat, huwag nyo nang antayin na mag-Holy Week pa kasi puno to sa Holy Week. Bisitahin nyo ang Celestial Garden. At asang pang pakiusap sa mga pumupunta dito, please don't throw your garbage anywhere. Libre na nga itong ginagamit nyo, pero huwag nyo naman babuyin yung lugar. Kasi I know how this garden was conceived by Mr. Tan Chan. They have invested so much. Kaya please, kung kayo pumunta dito, do not throw your garbage anywhere. Okay? There. Maganda exercise namin dito. So bisita kayo ha sa Celestial Garden. Do not forget to subscribe to my Mamita La Cuatsera YouTube channel. Hit the red bell button for video updates. Share and like our videos. Have a blessed day, mga kalakwatsera. With you giving and the other taking, talk about it and share your concerns. Lucky color, blue. Lucky number, 3. Power is sick. You need to be careful about who you choose to confide your personal information with. Somebody is talking behind. Today, we are celebrating the eve of Lunar Chinese New Year. Gon Hei Fa Choi, I am with my most trusted classmate from high school, Shirley. She's also my sponsor of all my hairpiece and makeup. We had a good exercise today. And we're looking for a restaurant. Unfortunately, wala siya kadala og vaccination card. So di pwede siya kasulod. So reminder ha, dapat if you have plans of going to dining places or hotels, you need to bring your vaccination card. Always, para makapasok kayo, hindi kami makabreakfast sa hotel kasi walang vaccination card. Thank you very much. Again, Gon Hei Fa Choi. Don't forget to subscribe to my Mamita La Cuatsera YouTube channel. Thank you so much. Thank you.